Kumusta yung pag-alaga ni Bro Larry? Okay ka lang dito? Okay lang. Pwede bang tanggalin mo yung ano, yung suot mo? Na tulokbong? Dito ko. Ano naman? Naulaw ko. Sige lang, irespeto natin kesa. Naulaw po daw siya. Ano, ah, mo lang ni Ani ko tiri. Nangumusta lagi. Kay, nakaula ba ka? Mga kol. Yati man, magkuntarong Larry. So guys, magandang gabi po. Ito po yung explore natin dito. Dito lang po tayo sa bahay ni Bro Larry. I-update ko lang at ipakita po sa inyo yung pagbabago po ng ating natulungan po na nag-surrender sa atin ng pagpagamot kasi ayaw po niya na makita yung mga ginawa po ng kanilang mga kamag-anak at saka yung pamilya po niya dahil po sa sobra pong naaawa po siguro siya kaya hindi po niya kaya na magkaganyan po siya sa ugali po ng kanyang mga magulang at sa kanyang mga kamag-anak. Kaya lang guys, i-update ko po sa inyo yung natulungan natin. Kung meron bang pagbabago sa kanyang buhay ngayon. At ano lang natin, no? Ikumpara na yung nasa kadiliman siya at sa ngayon po dito sa liwanag kung alin ba ang maganda. Tadali guys. Yo, bro. Oh. Yung gabi dong. Kumusta ka? Ano po pakiramdam po ninyo? Nandot na kaya akong paminaw. Maganda na po daw ang kanyang pakiramdam guys. Kumusta yung pag-alaga ni Bro Larry? Okay ka lang dito? Okay lang. Pwede bang tanggalin mo yung ano? Yung suot mo? Na tulokbong? Dito ko. Ano naman? Naulaw ko. Sige lang, irespeto natin kesa. Naulaw po daw siya. Ano, ah, mo lang ni Ani ko tiri. Nangumusta lagi. Kay, nakaula ba ka? Mga kol. Yati man, magkuntarong Larry. Ay, salamat, salamat. Pasalamat na ni Larry. Buutan nga tao na. Nalang ko ikuan, ipangutana. naulian naman ka. Wala naman kay Bertod. Kagabi po ito guys. May biglang po nangyari sa kanya kagabi. Ano, umiinit po yung katawan niya. At saka po, sobrang taas po ng lagnat. Nanginginig. Kaya nga, ginamot ni Larry. Sabi ni Bro Larry, yung mga magulang po niya ay ginamit po ang kanyang mga damit guys. At sinunog po doon sa abuhan. Pinausukan yung damit niya. Kaya nagkaganito po siya. Kaya ngayon guys, meron po tayong pinadala sa kanya na panguntra para di po siya matatablan sa ginawa po ng kanyang mga magulang. Dong, magtatanong lang ako. O sa may kalahian, anong kaibahan? O sa kalahian, na dito ka sa inyuhang ginikanan mismo, imaginikanan, diri ka sa mga adi, imaginimong ni mo kadugo. O sa may imuang pakiramdam, asay sipti, asay maayo. Katong dito ko call bisag asar ako maglaroy-laroy edik kagabi iwan ako naibalaan kung ano sa ko padulong kawawa guys. Guys, ang sabi po ni kasi mga ngalan Jericho. Jericho guys, anak siya guys noong doon pa siya sa kanilang pamilya. Lagi po daw sumasakit ang kanyang katawan kapag umaga. At sa kapag gabi, hindi po niya alam na kung saan lang po daw siya mapunta. Pero buti na lang. Tingnan ako yung nagkabuntag ko. Tingnan ako sa kasagutan. Nagtataka po siya guys kung bakit po sa tuwing umaga nasa damuhan na po daw siya. Karun doon, o sa may kalahian, asa may nindot yun na naging normal naman yun ka. Asa man ka mo puyo yun, mabalik ka sa inyo o dere lang sa ka. Kukul ka ng ibang giitan at mga wanto, mga igagaw. Sabi po niya guys, banggiitan daw iyang mga igagaw guys. Muna dili daw siya bubalik sa... Diri sa kasama, ah. Okay. Sige, sige, ako bala ka. Magpasalamat na ni Laro. Nag-alaga din siya si Aimu, ah. Wala man to si Bro Larry. Dila ko lang, nangitawag ka ng tambal para sa kuha. Ah, nangitawag tambal. Sige, sige. Magtatanong tayo sa kanya guys kung bakit po kung anong mararamdaman po sila ay sumanib na po ang kanilang pagkaaswang yung Bertod nila na galis demonyo. Kung sa inyong mapil dong
Jericho, karami itong sa tuwing gabi na, anong mararamdaman po ninyo? Malalaman po ba ninyo na kayo ay naging aswang na o naging normal pa lang? O sa may inyong mararamdaman? Ha? Manginit ang kalawasan, tapos hindi na mo mabalan yung sanay na buhat sa mga. Ang sabi po niya, guys. Ay, ang sabi po niya, guys, ha? Sa tuwing sila ay sasanib yung pagkalimunyo nila sa tuwing gabi na, umiinit po ang kanilang katawan, tapos hindi na po niya alam kung saan na po sila mapunta. Kaya ingat po tayo, guys, kasi mahirap po maging aswang dahil po ito po yung nagpatatotoo sa atin ngayon. Kasi hindi po niya alam, guys, ha, na sila ay umaalis sa bahay, hindi po nila alam, maabutan lang po sila daw doon sa damuhan, doon na po siya magising sa damuhan na. Pero nga naman, bakit ka nag-iisip na nakaisip na sumurinder sa amin? Bakit po? Nga naman. Anong na mga tao na kailab doon sa ako, mga igagaw, ilang pang mga pagdaroon, pagdaloon dito sa kasagutan. Kawawa naman yun eh. Guys, sabi po niya, kung meron po daw, maliligaw po doon sa kanila, lalo na po pag matanda na. At saka yung mga pinsan po niya ay pinagtutulungan po nila na di lang ako isabi, guys, ha, medyo masilan, guys. Basta ako nailabalan ko, nakitaan ako katong wala pa ko matakbang. Oo. Ako makitaan ako mga iagaw o pamilya nga na sila nag inatrapo o kanang orang bato ilang minatulon. Kuyawan, oy. Guys, sabi po niya, guys, noong hindi pa siya nahawaan, sabi niya, nakikita po niya doon sa kanyang mga kamag-anak o pinsan na sa tuwing po daw ay pumasok na yung demonyo sa kanilang mga pinsan, nakikita po nila yung langis nila at saka ipinapahid po sa buong katawan po para po sila ay unsa-unsa dong maaswang na. Pagkatapos makikita po nila yung ano, ay makikita po niya, guys, yung maitim na birtud, guys, nilulunok po daw. Dili ka duwa na, oy. Abi man ako naanadaan sa sulod na. Wala, cool. Ang pagtakod sa ko ako, hindi na yan kung ilagpaon sa mga kung ako na ibalan, nang ipakaon ko nila sa mga pagkaon na kanon o mga sudan. Sabi po niya, guys, before siya hinawaan po ng kanilang mga kamag-anak, ito po yung experience po niya. Pinapakain po siya ng karne at saka kanin. Pero doon po nagsisimula, guys, yung tao. Kapag yung espiritu mo tumatanggap po na maging aswang, ay doon talaga kayo pupunta sa pag-aswang. Kung espiritu... Hindi na ako ganaan ang mga kaog lamas ko. Hindi sila mag-bitching ko. Hindi po sila mag-asin. Labi na. Nila tabang ligayo. Sabi po niya, guys, dili daw sila naglalagay po ng asin at bitsin, tapos hindi na po daw sila ganahan mukhaon kung mga normal lang na mga pagkain, kadalasan po talaga karni. Asa na nakakuha din sila na doon? Sa mga ilang noon. Grabe, no? Ito yung mga aswang na banggitan, guys, no? Kahit po ay wala ka makikita na may nagkakatay po ng karning baboy, pero biglang po na meron po sila. Kaya mag-ingat po tayo, no, na kasi nagpatotoo na si Jericho. Pinili niya po na manirahan po dito ngayon sa kay Larry dahil po ayaw po niya na bumalik doon sa kanila. Kasi hindi po niya kaya na makita yung mga ginagawa po ng kanilang ano, kamag-anak. Lamok. Nakatulong po ang lamok doon. Gusto ko po lang matawangan mo sila po yung matuan ilang lugar na. Pero payag ka, sasama ka. Sige ko, matudlok ko. Meron akong i-ano sa'yo, ha, tuturo sa sunod na. Guys, abangan po nyo, guys, isasama ko to. Para mahuli natin yung ama, dadalhin ko to. Sige ko. Dadalhin kita, ha? Oo. Meron akong plano. Magbibigay ako sa'yo ng basta. Hindi natin ibanggit dito, baka po nakapanood yung mga parintini mo.
Guys, karon pinili ni do ani Jericho Dudong. Sa bata pa man, 14 years old. Dito manirahan sa bahay ng dolari. At saka, ayaw po doon niya bumalik na doon. Di na po niya kaya. Naiyak lang po ako guys kaninang umaga. Grabe yun. Iyak po niya. Umiyak po sa sarapan ko. O, walang ano man yan doon. Oo, wala isa pa yan doon. Oo, pagpasalamat ka doon. Tungkol kay... Ikaw mga nagapasya na mag-surrender ka sa amo. Muna ka ron. Sama-sama ka na lang sa baba. Mag-anoon tayo ng TV. Ha? Sama tayo. Huwag ka mahiya dito ha. Kasi lahat po ng mga tao dito sa ano namin po. Mababait. Kakakaluhi po ni bro eh. Guys, nakakaawa po lang ang kanyang kalagayan. Ewan na po niya bumalik doon sa kanila dahil po di na po niya kaya na makikita po ang kanilang mga kamag-anak na kumakain talaga. Hindi ko na lang babanggitin guys. Nahirapan lang po kanina pag tingin ko sa kanya. Grabe. Iyak po siya sa harapan ko guys dahil po sobrang pasasalamat po niya dahil nakatulungan natin siya na maging normal po. Kaya ngayon guys, hindi ko na muna ito ipauli sila ha. Hindi ko muna di kuan ipauli sa kanila. Gusto ko lang dito na lang muna sa bahay ng Bulari. Ako na lang bahala magbigyan ng pagkain. Gatas. Busog pa mga ka? Guys, napanood po ninyo guys. Sana po mapanood niyo talaga dito. Ingat po kayo sa mga kinakain na hindi po ninyo alam yung nagluluto ay mayroong mga kaliwat ng mga aswang. Kaya ingat. Salamat doon ha. Isasama kita sa susunod ha para mahuli natin yung magulang mo.